lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Balita ayon kay San Mateo. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, "Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niya, "Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ang kamelyo ang damit ni Juan. At sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulutpukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ikalawang linggo po ng Adviento, kung maalala po natin nung nakaraang linggo, sa pagpasok natin sa bagong taon ng liturhiya, ang ating pong binigyang pansin ay yung pagising para magbagong buhay sa Panginoon. Paano ba mangyayari ang bagong buhay sa Diyos, lalo na sa paghahanda natin sa darating na Pasko? Alam niyo po, yung mga pagbasa natin ngayong linggong ito ay may sinasabi na gagamitin po natin para tuluyang magbagong buhay kay Kristo. Tatlong bagay po. Yung una ay mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ganda po ng sabi dito, no, sa unang pagbasa. Sa araw na iyon,
sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng mga supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Mananahan ang Espiritu ng Diyos. Ang tinutukoy talaga dito sa matandang tipan ay walang iba kundi si Jesus, ang Mesiyas. At kung titingnan po natin, ang Espiritong nananahan sa kanya ay Espiritong nananahan din sa ating mga binyagan. Yan po ang dapat nating panghawakan. Kung nais nating tunay na magbagong buhay, ang Espiritu ng Diyos ang dapat nating pagtiwalaan. At lahat ay mangyayari. Dito nga po sa unang pagbasa, sinasabi, ang Espiritu ng Diyos na mananahan sa inaasahang hari ay magdudulot ng kapayapaan. At alam naman natin, kapag tayo ay magulong-magulo ang buhay, walang kapayapaan ang ating mga puso. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin, panatag ang ating kalooban. Yung ikalawa naman po ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang ganda ng kanyang sinabi, anumang nasa kasulatan, noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Ayan, gusto mo talagang magbagong buhay kay Kristo? E di magbasa ka ng Biblia. Yan ang magiging gabay natin sa araw-araw. Ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos nagsasalita sa atin at ang Diyos din ang nagbibigay ng mga dapat nating alutuntunin at gawain mula sa Kanyang mga salita. Kaso nga lang, kalimitan, di ba, may mga tao na imbis na nagbubukas ng Biblia, iba-iba binubuksan. Iba-ibang libro, nagbubukas ng TV, napapariwala ng landas. Pero kung pagtitiwalaan natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos, hindi tayo mawawala o magwawala. Tayo ay talagang maglalakbay at mararating ang tunay direksyon na direksyon na patungo sa Diyos. At yung ikatlo naman ay nasasaad sa ating ebanghelyo ngayon. Dito po sa ating ebanghelyo ay sinasabi itong si Juan Bautista, ang huli sa mga propeta. Siyang sinasabi daw na tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon ay nasa ilang. Siya yung parabagang tinig na sumigaw na kailangang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Pero ang ganda po ng nasasaad dito na si Juan Bautista pala nung nasa ilang, hinabing balahibo ng kamelyo ang damit at balat ang kanyang pamikis, ang kanya namang pagkai balang at pulutpukyutan. Kung titignan po natin, ito ang kinain noon ni Juan Bautista. Pero merong pagkain ibinibigay sa atin ng Diyos ngayon, di ba, ang Eucharistia? Tuwing nagdiriwang tayo ng Misa, tinatanggap natin ang katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Napakapalad po natin dahil pag tinanggap natin si Jesus sa kanyang salita at sa kanyang katawan at dugo, ito ay nagdudulot ng bagong buhay sa atin. Ang sentrong sakramento sa lahat ng mga sakramento. Ayan, tatlo po ang pwede nating gamitin para magbagong buhay kay Kristo. Una, ang Espiritong nananahan sa atin bilang binyagan. Ikalawa, ang salita ng Diyos, Biblia na dapat nating pasahin, paglimian, pagdasalan. At ikatlo, ang Eucharistia.
pagkain na bibigay buhay at magpapabagong buhay sa atin. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hi everyone, ako po si Ilaw Cruz ng Diocese of Parañaque, nabibilang po sa parokya ng Immaculate Conception dito po sa Gatcharian Subdivision, Manuyo Dos, Las Piñas City. Ako rin po ang admin ng Facebook page na Light from the Light at kasalukuyan po akong nagtuturo bilang theology professor sa Don Bosco Technical College dyan po sa Mandaluyong at bilang senior high school teacher dyan po sa San Carlos Seminary. Ang masasabi kong pinakamalaking pagsubok sa buhay ko eh nung wedding preps namin, nung nag-undergo kami ng preparation for our wedding. Bakit? Kasi alam nyo naman, narinig nyo na siguro tong kasabihan na to na walang yumayamang teacher or hindi ka magiging mayaman pag teacher ka. At bilang isang teacher, napaka kumbaga maliit lang yung ano yung aking kinikita. So, to cut the long story short, hindi po ganun kalaki yung aking ipon nung time na nagpe-prepare po kami sa wedding. Pero ganun pa man, sabi ko, sige, tiwala lang sa Diyos. Pero alam nyo naman, dumarating sa araw na minsan lugmok na lugmok tayo sa problema, marami tayong masyadong challenges, asas pumapasok yung mga fears natin, yung mga anxieties, and so on and so forth. At dahil doon, dumating po sa point, this was around September last year, no? September 2018, kung saan talagang damang-dama ko na parang wala akong kakampi. Damang-dama ko yung bigat ng problema. Bakit po? Kasi, modesty aside, yung nagastos namin for our wedding is more than 300,000 pesos. And take note, simple wedding lang siya. And nung September 2018, which is around 3 months na lang, no? Because we were married nung December 2018. So siguro 3-4 months na lang, kasal na. Pero wala pa sa kalahati yung kailangan kong pera para mabayaran yung mga suppliers, yung gown, yung venue, yung catering, etc. etc. So yun nga, sobrang problemado ako, sobrang hindi ko alam anong gagawin, sobrang yun na lang yung naging focus ko, parang sabi ko, ano sana kukuha ng ganung kalaking pera, ito lang yung kinikita ko, hindi naman kaya kong iipunin lang, nagsika ko ng mga loaning apps, yung mga ganyan, pati sa mga opisina na pwedeng magpa-utang, pero talagang wala talaga. Sobrang down ako, pwede kong masabing bedrock siya. Bakit? Kasi umabot ako sa punto na parang ayoko na. Hindi pala parang, ayoko na talaga. Gusto ko nang matapos, gusto ko nang wakasan. Yes, this might be a surprise, pero normal na tao din po ako. Dumating po ako sa punto ng buhay kung saan ayoko nang mabuhay pa. Gusto ko na pong tapusin pati sarili kong buhay kasi ang bigat-bigat na, ang hirap-hirap na. Siguro tinatanong ninyo, Kuya Ilaw, Brother Ilaw, kung dumating kayo sa point na yan, bakit ngayon nagsasalita ka sa harap namin? Bakit ngayon buhay na buhay ka pa rin? Siyempre, alam naman natin ang sagot dyan, grasya ng Diyos. But if you want to know yung talagang konkretong sagot kung bakit hanggang ngayon kumakapit pa rin ako sa buhay, talagang meron pong grasya na pinadala po ang Diyos sa akin. Nung araw po na gusto ko nang tapusin ang lahat, biglang may tumawag sa akin. Sino po yun? Walang iba kung hindi ang aking pinsan. Sa amin po magpipinsan, sa generation namin, masasabi po natin na itong pinsan ko na ito na tumawag sa akin, ay siya yung naging pinaka-successful sa amin. Talagang ang ganda ng buhay niya, as in money, relationships, no, wala ka nang iisipin pa, wala ka nang hahangarin pa. Nung tumawag siya, sakto umiiyak na ako. Sabi niya, Ilaw, anong problema? Sabi ko, Kuya, ayoko na. Pagod na ako. So sabi niya, Ilaw, punta ka rito sa bahay, aantayin kita. Now, if you don't know, itong pinsan ko na to, medyo mataas po yung position niya sa kumpanya nila, as in VP level po siya, ganun po siya kataas. No? So, ibig sabihin, hindi niya problema yung time in, time out. So, true enough, inantay po talaga ako nung pinsan ko na yon. 5 PM na ako nakapunta sa bahay nila. Tapos, nag-usap kami ng masinsinan at may mga shinier po siya sa akin. At dun ko nalaman na meron pala siyang mga sikreto, no? Meron pala siyang mga dagok din sa buhay na he could have also ended his life, pero he thought of his wife and his 4 little daughters.
At doon po ako no medyo natauhan kasi sabi ko, oh nga no, kung ikukumpara sa problema ko, sobrang bigat ng problema ng pinsan ko, pero pinili niya pa rin na kumapit sa buhay. Tapos yung ano yung sinabi niyang sumunod, yun talaga yung mas ano katok sa akin, yung para talagang mas bumatok sa akin kung bakit ako hanggang ngayon ay kumakapit pa rin sa buhay. Anong sabi niya? Alam mo, Ilaw, ikaw ang moral compass ng clan natin. Sa'yo kami laging nakatingin. Parang ako, to ba? Talaga ba? Pero kitang-kita ko sa mata niya talaga yung honesty, walang halong pambumola. Sinasabi niya, Ilaw, sa'yo kami kumakapit when it comes to moral compass, when it comes to God, to life and all. Tapos, iisipin mo yan. Ano na lang sasabihin ng parents mo? Ano na lang iisipin ng fiancé mo? Ano na lang iisipin ng kapatid mo? Anong tingin mo feel nila? Tapos, yung sumunod, sabi niya, teka, nagdasal ka na ba? Alam niyo, brothers and sisters in Christ, yung talaga ako, no, parang, ping! Parang, huy, Ilaw! Yung very basic thing na dapat ginawa mo, hindi mo ginawa. At ang nag-remind pa sa'yo, eh yung pinsan mo na hindi naman natin sasabihin masama, pero hindi siya talaga ganun ka-religious. Nagsisimba lang linggo-linggo, nagdarasal, pero yung talagang typical Catholic na hanggang ganun, walang ganitong ministry katulad ng ginagawa mo. Tapos ikaw pa, o siya pa yung nagpaalala sa'yo nung dapat mong gawin. And doon natauhan po talaga ako. Tapos nag-pray ako kay Lord, sabi ko, sige Lord, sorry po. Iaasa ko na lang sa iyo lahat. Intiwala ko, ibubuhos ko sa inyo. Gagawin ko na lang po kung ano yung dapat kong gawin. Tapos, iaatas ko na lang sa iyo. I-lift up ko na lang po sa inyo kung ano man yung matitira. And alam niyo, brothers and sisters in Christ, lo and behold, pagdating ng wedding, natapos yung seremonya, natapos yung ritual, wala po akong utang. Zero balance, may sobra pa para makapag-honeymoon sa Taiwan. Siguro napansin nyo medyo nabasag yung tinig ko kasi naiyak po talaga ako. Tuwing naalala ko po tong tagpo na ito ng aking buhay, talaga po naiiyak ako kasi talagang sobrang damang-dam ako kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ko. Kaya naman ang encouragement ko sa inyong lahat, kung ano man po ang problema na pinagdaraanan ninyo, kung ano man pong dagok yung nararanasan ninyo, patuloy lamang po kayong kumapit sa Panginoon. Hindi ko po alam kung ano pong plano niya, hindi ko po alam kung kailan niya susolusyonan yung problema niyo o sasagutin yung panalangin niyo, pero ang alam ko lamang po, gawin niyo lamang po yung kung ano man yung kaya niyong gawin, yung kung ano man yung maaabot na inyong makakaya, tapos kung ano yung hindi na ninyo kaya, yung labas na sa powers ninyo, iatas niyo lang po sa Kanya, i-lift up niyo lang po sa Kanya, and everything will be okay in the end. Yun lamang po mga kapatid sa pananampalataya. Sana po ito pong munting sharing ko po sa inyo ay nakatulong po na patuloy po tayong kumapit sa Diyos, patuloy po tayong kumapit sa buhay, patuloy po tayong manalig at magtiwala sa Kanya kasi kahit kailan po, hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Sa panahon natin ngayon, si Maria ba ay matatawag pa rin nating propeta o tagapagturo nating sa ating simbahang Katoliko? Masasabi nating oo, sapagkat si Maria habang panahon ay tagapagturo. Siya ay nagkaroon ng titulo na Immaculate Conception na ang ibig sabihin ay kalinis-linisang paglilihi. Si Maria lamang ang ipinaglihing walang original sin sapagkat siya ay pinili ng Panginoon. Mula pa sa sinapupuna ni Santa Ana, siya ay inalagaan ng Diyos sapagkat inihanda na siya bilang isang ina ng tagapagligtas. Kaya nga si Maria, ang buong buhay niya ay pagtuturo sapagkat lagi niyang sinasabi, sundin ninyo kung anong sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga itong si Maria, ang buhay niya na tahimik at palaging sumusunod sa Panginoon ang ating sinusundan bilang isang Katolikong Kristiyano, nakikita natin na si Maria ang walang humpay
na nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon hanggang ngayon sa banal na Eukaristiya, kasama siya sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga itong si Maria na ating ina, ina ng simbahan, ay isa sa mga tagapagturo na ang natutunan natin sa kanya ay manampalataya ng buong katapatan sa Diyos. Sapagkat itong ipinakita niya sa buong buhay niya, na siya ay tunay na nananampalataya sa Panginoon. Siya ang babaeng patuloy na sumusunod kung anuman ang kalooban ng Diyos, kung anuman ang mangyari na nais ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya nagtatanong, katulad nung nangyari na kinausap siya ng anghel at ang sabi sa kanya, Maria, matuwa ka, kinalulugdan ka ng Panginoon, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Nagtanong siya, paano ako manganganak gayong wala akong asawa? At sinabi ni Anghel Gabriel na lililiman siya ng Espiritu Santo. At pagkatapos noon, siya ay naniwala kaagad at pumayag siya na maging ina ng ating tagapagligtas. Kaya nga, nung malaman niya ito, agad ang ginawa niya, siya'y nagpuri sa Panginoon. Kaya nga ang awit na Magnificat, ito ang awit ni Maria na patuloy na pinapakita niya na ang Panginoon lamang ang kanyang tunay na pinaniniwalaan at siya ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Kahit ano pa ang mangyari sa kanya, hindi siya nagtatanong sapagkat alam niya na ang Diyos ang lahat-lahat na nagbibigay ng ano paman para sa ating mga tao. At yon ang ginawa ni Maria, patuloy na magtiwala sa Panginoon. Ito ang ating paniniwalaan at ito ang ating patuloy na susundan at ating modelo sa pananampalataya, ang ating Inang Maria. #blessings, our lives are gifts from above. #blessings, you fill our hearts with love. #blessings, our lives are gifts from above. #blessings, you fill our hearts with love.